Magandang araw po mga kaibigan. Update lang po tayo sa ating mga alagang kwago. At sa nakikita nyo po ay unti-unti na po nilang nalalaman at natututunan kung paano nila ipagaspas ang kanilang mga pakpak. At nakikita nyo na rin kung gaano na sila kalaki at kung gaano na rin kalaki yung pinagbago nila mula nung nakita natin sila. Unti-unti na rin pong nakukumpleto yung balahibo nila. At meron po akong nakitang komento sa nakaraang post natin. Natanong niya kung bakit daw unti-unting nakakalbo yung mga alaga nating kwago. Natural lang po na nalalagas po yung mga soft na balahibo nila na parang cotton. At mula po sa ganito ay magiging ganito po sila eventually. At kapag kumpleto na po yung kanilang mga balahibo, tiyak po ay makakalipad na po sila. At alam nyo ba na kapag sila lumipad ay halos wala kang maririnig na tunog. Kaya hindi na po nakapagtataka kung bakit daga po yung pinaka-diet nila. Sa sobrang bilis ng daga na kumilos ay wala pa rin silang taka sa sobrang tahimik na kumilos ang mga kwagong to. At dahil yan sa kanilang unique feature ng kanilang mga pakpak, nakakabilib di ba? At tignan nyo naman kung gaano kalaki yung kanilang pakpak kapag ini-stretch nila. Nakakatuwa lang silang tignan na mula sa maliit na sisiw ay ganito na sila kalaki. Kaya sobrang napamahal na sila sa amin. Kaya di ko ma-imagine kung isang araw ay malayo na sila sa amin. Hindi po natin alam kung kailan ito o kung mangyayari pa ba. Pero po sinisigurado po namin na hanggat nandito po sila sa amin ay aalagaan po namin sila ng mabuti. At kung ano man po mangyari at desisyon o hakbang na aming gagawin ay sana po ay masuportahan nyo po kami. Kaligtasan at kapakanan lang nila ang aming iniisip. At kung ano pong makakabuti sa kanila ay doon kami. Kaya sana po ay maintindihan ninyo. Marunong na rin po pala silang umakyat at magbalanse. At kahit papaano ay nakokontrol na nila yung kanilang galaw. Napakabilis lang nilang matuto. At sa mga hindi pa nakakaalam ay wala pa silang 2 buwan. Mabuti ito para sa kanila na kahit sa mga simpleng bagay ay unti-unti na nilang nagagawa. Pero may mga pagkakataon din na hirap silang gawin yung isang bagay. Pero okay lang yan at parte yan ng proseso. At hindi na ako makapaghintay na makita yan ng perpekto. Napakarami pang bagay na kailangan nilang matutunan. Pero huwag kayong mag-alala at andito lang kami para sila i-gabayan. Kaya subaybayan nating lahat hanggang malaman nila yung mga bagay na kailangan nilang malaman. Kaya maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa amin. Dahil sa inyo ay inspirado po akong gumawa pa ng mga video tungkol sa kanila. At hindi ko po ipagkakait na ipakita at i-share sa inyo ang kanilang buhay. Napakasaya po namin at malaki po ang natatanggap po naming suporta. At sa mga hindi po sangayon sa aming ginagawa ay naiintindihan ko rin po kayo. Gusto nyo lang po silang maging malaya at mabuhay sa kanilang sariling paraan. Pero kung ano man po yung makakabuti sa kanila ay yun po ang aming gagawin. At habang kaya pa namin silang tulungan ay tutulungan namin sila at aalagaan at ibibigay namin sa kanila lahat ng kanilang pangangailangan, lalong lalo na ngayon na hindi pa nila kayang mabuhay mag-isa.